Salamat po sa inyo lahat. Good afternoon. Just would like to thank God for this opportunity to share what God is doing. I've been in California for 15 years now, since 2001. The Lord has called us from Philippine Baptist Theological Seminary, SEE, and then to California sa Lake Forest, sa Orange County. You probably heard that all over North America, we have 4 million Filipino-Americans. Half of this are in California, almost a million. 200 churches na SBC sa buong North America. Sabi ko nga kung 4 million of Filipino-Americans will go home tomorrow, second day, sarado na lahat ng hospital sa Amerika. Dahil karamihan po ay mga health workers, nurses, board and care facility, caregivers. So, yun po. I'm pastoring a church sa Huntington Beach na kung saan merong mga 50,000 na mga Filipino-Americans doon po sa Orange County. And most of the time, meron po tayong mga Bible study. You probably heard about Pastor Dennis sa Gilig. Sino nakakakilala sa kanya? Taas ang kamay. Ayun. Sino yung nasuntok niya? Ay, sandali. Hindi pala. Wala dito. Masyado tayo. So, I'm also representing the Philippine Baptist Theological Seminary in terms of being a liaison officer. So, alam ko po yung lahat ng pumapasok na dollar ng PBTS. At pinaghahatian po namin ni Ralph Garay pag umiinom kami sa Starbucks. Inuubos na namin. Only a joke. Okay, so, yun po. And then, we have also missions here. Agape Church Planting Mission. We are partners with them. Meron po akong radio broadcast sa Tarlac City every Saturday na kung saan it is broadcasted there. So, you know, God is moving in Orange County and also in California in terms of church planting dahil marami pong gustong mag-start ng mga churches doon po sa area. Ang kailangan po lang talaga is yung tinawag ni Lord na workers para doon. Especially na inaugurate na si Trump. So maraming mga ibang mga gustong maging pastor doon na minsan wala pang papel ay gustong mag-asawa na ngayon ng American citizen dahil baka pauwiin. So, yun po ang karamihan pong kinakatakutan ng ibang mga Pilipino nating mga caregivers na wala pong mga papel dahil yun po ang isang problema. But anyway, in terms of receptivity ng mga Filipino-Americans sa Orange County, open po sila. But you have to establish relationship with them, start Bible study, reaching out to them, you know, visiting them, go on a healthcare business. What I mean is, in our area alone, 8 cities, marami po mga caregivers, ang karamihan po doon sa kanila ay mga Pilipino. So we are reaching out to them. And so, training leaders, partnering with pastors, kasi kung ang mga pastor po sa area ay united sila, nagtatawanan sila, and they encourage one another, mas maganda ang pagsulong ng gawain kaysa yung mga pastor mismo ay para bang may kasabihan, ano bang gusto mo, gulo o away? Gulo na lang, para walang away. O away na lang para walang gulo. No, parang may business meeting, sino ang chairman, sino maging vice chairman, sino ang treasurer, sino ang sergeant of arms. So, muse. So, nakakagulo minsan. So, minsan, meron kaming fellowship ng Tuesday. All pastors lang to, mga kapatid. Kumakain lang kami at nagtatawanan lang kami. Just to encourage one another. Just to motivate each other. And out of that, nagkaroon po kami ng quarterly prayer rally. Nag-start kami ng mga 30 or 40. Ngayon, 200 na nag-a-attend ng prayer rally na to. All over sa area. Every 3 months, lumilipat-lipat po kami ng mga churches. Pastor Steve Gusto ng Alliance, Pastor Jun Ang ng Lake Living Word, ng Lakewood,
So, marami po mga churches. Pastor Pong Clemente, kung nakakakilala po sa kanya, G12, siya po ang gumagawa ng G12 sa California, doon po sa area namin sa Cerritos. 300, 400 members na po ang nag-a-attend doon sa church niya. So, I guess kanina may naririnig ako mga questions. I would like to entertain right now some questions. I don't want to lumampas sa 10 minutes. Meron pong tanong? Taas ang kamay. Usually po, hindi po natin sinasabi kung TNT sila. Malalaman niyo po kung TNT sila sa California kung hindi po sila nagda-drive. At madalas po tumatawag kay pastor at gusto magpasundo. Okay? At usually, hindi naman natin tinatanong, halimbawa, Bible study, 10 po kayo nandito. Pagkatapos, sino pa sa inyo dito ang TNT? Hindi po natin tinatanong yun. And marami po sa kanila po ay receptive kapag sila po ay walang papel. Pero sila po rin ay kaluluwa ng Panginoon at sila po ay kasama sa John 3:16. Amen? So, yun lang po. Kaya nga po nung election, sabi nila, Pastor, sana po si Hillary ang manalo. Bakit? Kasi pag si Trump po, pauwiin kami lahat. Maawa na po kayo sa mga ganun. But anyway, marami pa rin po, pero natutulungan na po sila. In fact, meron po akong isang member sa Laguna Hills na natulungan niya yung isang nag-a-attend doon sa Laguna Hills na magkaroon ng working permit. Tuwan-tuwa po siya. 4 na taon na po siyang walang papel, ngayon lang po siya nagkapapel. At siya po'y blessed na blessed. Praise God.